Ang Kwaresma at ang mahal na araw ay isa sa pinaka-inaabangang panahon natin mga kayon. Dito sa Binawan ay talaga namang napaka-ganda at napaka-hitik sa mga iba't ibang gawain na ginagawa ngayong mahal na araw. Ngayon ay makakasama natin ang isa sa mga tagapangalaga ng isa sa mga imahe inilalabas sa ating parokya tuwing mahal na araw. Samahan niyo po kami dito sa Kwentong Ursulino, Stories of Faith and Devotion, ngayong Kwaresma. Magandang araw po mga Ursulino at narito nga po ulit tayo sa ikatlong taon ng Kwentong Ursulino, Stories of Faith and Devotion, ngayong Kwaresma. At kasama nga po natin ngayon ang isa sa mga tagapangalaga ng isa sa mga imahe na inilalabas tuwing mahal na araw sa ating parokya. Kasama ko po ngayong araw ay si Kuya Jai. Jai, hello. Hello. Bumati ka muna sa ating mga tagapangalaga. Magandang araw sa inyong mga Ursulino. So, magkaroon sana kayo ng mga meaningful na Lenten season ngayong 2020. Maraming salamat sa pagpayag na gawin natin ngayong araw ang ating interview, no? At makakwentuhan ka namin ngayong araw. So, syempre, Jai, kwentuhan mo muna kami tungkol sa... Eto, nakikita kasama natin, actually, dito sa likod. Tatlo yung imahe na sa akin. Pero ito yung pinakauna namin, yung pang-holiday, si Juana. 2006, siya unang sumangsa po siya. Naipagawa siya 2005. Mm-hmm. Tapos... ayun na, nagsundan na, hindi ko inakala na madadagdagan. Ano sumun kay Juana? Ito si Nina yung sumunod. 2008, siya nung sumunod. Actually, pinapili akong daddy ko. Oo. Kung ano gusto mo, computer o ano? Siyempre. Siyempre, sato. Tapos, si Dominic, pandemic sa ano yan? Pandemic image yan. 2020? Oo. 2020 siya nung nalipo. Para dun sa Dominican Saints natin sa SUP. Oo, isa nga rin sa mga nagsisimulang tradisyon na dito sa ating simbahan or sa ating parokya ay yung pagkakaroon ng pag-alala sa mga Dominican Saints tuwing October. So, ngayon nga, tulad nga na nabanggit mo kanina, ang unang imahe na ipagawa mo ay for si Juana de Guzman. Pwede bang bigyan mo kami ng background kung sino ba siya at kung ano yung istorya or paano nagsimula yung devotion mo or pagpapagawa ng imahe? Sa Bible, si Juana disciple. Mm-hmm. Disciple siya ni Cristo at isa sa mga tagatustos ng mga pangangailangan ni Cristo tsaka ng mga apostol. Kasama siya ni Magdalena at ito pa ng mga kasama kababaihan. Nabanggit siya sa Gospel of Luke twice na ang una isa sa pagpiladali. Oo. Na tapos dun sa pangalawa is Easter. Isa siya sa mga tatlong babae na nakatuklas ng walang laman. Okay. Tapos, naipagawa nga namin ito way back 2005 ng tita ko. Uh-huh. Actually, tita ko nagpagawa niyan, si Tita Maris, kapatid ng mami. Tapos, naisama namin siya 2006. Tapos, after nun, dire-diretso na, tulong-tulong na yung buong pamilya. May tumutoka sa damit, sa karosa, sa pagkain, sa gayak. Basta tulong-tulong kami. Yung mga tito ko, tagagawa dati ng kubul ng lona. Kasi wala pa kami nung dating itbalilong. Tapos yun, basta lahat ng mga kapatid mami ko, mga pinsan ko, tulong-tulong kami paglalabas. Nagsimula yung devotion ko sa mga santo. Bata pa ako eh. Mm-hmm. Hindi ko may natatandaan ako dati, meron kami Fatima na pinasabi ko pagtulong. Uh-huh. Na tapos nabasa, kasi nung bata pa ako, siguro kasi mga 5 years old or 6 years old. Tapos nung nag-aaral na ako, nagsisimula akong bumili ng maliliit. Doon naman nagsisimula lahat eh. Diba? Ako din eh, sa maliliit na santo. Sa maliliit na santo. Tapos, ayun na, nung unang punta ko mga Mega Mall, ang inaaral ko agad yung St. Paul's. Kasi hindi ko inakala na nadadating yung time na magkakaroon kami ng procession na lang. Mm-hmm. Hindi nga lang isa. Oh, ang dami na. Hindi ba? Actually, hindi niyo pa. Tapos, ayun, siguro, naiuukol din yung pagiging may-ari o tagapangalaga ng imahe. Tapos, yung devotion or siguro namamana din sa environment ng family tsaka friends. Kasi, yung mga tita ko dati, pagka yung Holy Week, dinadala kami dun sa Nunsad sa baba, mm-hmm. sa Nanlumo. Tapos, nitong mga recent years, napag-tanto na, ay, naka-interview kami,
yung palang kapatid ng lolo ko, eh, isa sa mga nagagayak sa baba. Kasi magkakamag-anak naman talaga kami doon sa baba. So siguro yun, yung fashion ko, pag-aalaga, siguro namamana din dun sa environment. Yung pamangkin ko, si Cloud, mahilig. So, kung sakali, gano'n. Oo, kasi nakikita si Cloud nga. Minsan, dinadala mo sa simbahan, pag may exhibit or may kung ano makaganapan. So, siguro, depende dun sa environment na nakalala. Sino na ba yung mga next generation na after natin? Oo, may mga pamangkin din ako sa pinsan na, ayun, nahihilig. Kaya, siguro yun nga. Depende. Pero, may mga times din naman na ano, pwede din sa labas, outside ng family. Kasi kagaya ko, sa school, dun din na-develop eh. Pati, ayun, siguro nga, nauukol. Mm-hmm. Kung para sa'yo, magiging kamarero, magiging... Talagang parang destiny yung pag-iwan. Tanong ka lang, no? Kasi syempre yung iconography. Yung nabanggit mo kanina na taga, Tustos. No? Bakit ganito yung iconography? Yung iconography niya, nami-misinterpret yung ibang nakakita. Akala nila yung dala nilang, nagdala niyang kahon is laman ng pera o kaban ng tiban. Pero hindi. Nung nag-research ako bago ko ito ipag-awa, ang laman talaga ng kahon niya is mga mirror. Kumbaga kasi diba, nagbanggit siya sa loop na isa sa mga babaeng dumalaw. So, ang dala-dala niya dun sa loob ng kahon is yung pampapahit na spices. Para sa katawan. Okay. Eh, akala nung iba, pera. Pero sa ibang lugar, ang laman talaga ng kahon, yun, mga yaman, wealth. Pero yung sa dito sa Ginoon, ang pinoportray ko is yung for Easter. Yun yung dala niya. Yung mga laman. Minsan pag wala, minsan wala. Wala naman. Pag yung Friday, di wala naman siya. Minsan lang pinagbintid ko ng pabang. Pero... Hindi mo na rin na-ulit yun. Kasi nga, ang naging staple talaga na iconography. Pag nakakilagnan, iwanan din sa ayong dala niya. Oh, yeah. So, nabanggit mo nga na ang family at yung outside factors ay isa sa mga nagbubog sa'yo. Na magkaroon ng devotion, hindi lang sa pang Holy Week or pang Mahal na Araw, kundi din sa pang, ano, si Niña Maria, si Saint Dominic, no? Personally, paano ka nag-grow? Like sa pag-aalaga or sa devotion mo, sa panalampalataya? Nag-grow talaga yung faith. May sumaya talaga sa image. Kumbaga, di ba, so nagsiserve naman ako sa pari. Ang nagdala sa akin sa pag-serve sa pari, through images. Kinuha ko Father Nick's time, liturgical art head. Na, kumbaga, nag-aayos ng mga, halimbawa, beres, pag-Christmas, yung mga ganun. So, dun lumalim yung, dun ko nakita yung, yung faith. Bukod dun sa images, dun ko nakita yung faith sa pag-serve sa loob ng simbahan. So, ang pinagmulan siguro na, ito nga, sabi ko nga kanina, ang nagdala sa akin ng pag-serve sa parokya is yung mga image na inaalagaan. Tsaka yung devotion ko dun sa, sa mga inaalagaan. So, nabanggit mo din kanina, dun sa bandang introduction natin na isang pamilya, talaga naghahanda kayo or nagpe-prepare kayo pa yung Holy Week. Paano yung eksena or paano yung nangyayari dito sa aling bahay? Pag Holy Week, actually, hindi lang naman pa eh, friends. Yung mga friends, tumutulong din sila. Halimbawa, Saturday, before Palsa Day, nilalabas na yung karosa. Tapos, check na kung anong mga kailangan daw eh. Halimbawa, yung mga pintura, kung kailangan daw magpintura. Tapos, ayun, dadating na yung Tuesday, magkadangwa, sama ko mga tita. Tapos, kinabukasan din na, Wednesday, may Holy Wednesday procession eh. Dadating na yung mga tita ko dito, yung maglagak ng bulaklak. Yung mga damit, may sumasagot from pamangkin, tapos sa bulaklak, tulong-tulong ang bagay ng mga tita ko, yung mga pinsan ko na paggagayak, pambili ng bulaklak para may ipanggayak. Tapos may toka sa food, may toka sa, basta lahat, per tita ko, per family, may kanya-kanya silang toka. Yung isa kong tita sa pagkain ng Good Friday, yung isa kong tita sa ganitong pagkain ng Wednesday, pagkain ng Sunday, ganun. Kumbaga,
family talaga yung kumikilos. Sa sabi ko nga dun sa mga ibang nagplaplano pag imahe, yung mga newbie. Ang unahin nilang secure is yung suporta ng pamilya. Kasi pag wala ng suporta yung pamilya dun sa ano, mahirap. Mahirap yung kasi hindi naman yan pag ayaw mo na ayaw mo na. Lifelong yan. Lifelong. Hindi yan kung mo pag gusto mo ngayon, tapos pinapukasan, ayaw mo na pala. Hindi pwede yung ganun sa ano. Lalo yung holiday procession, ano, hindi pwede yun. Kasi dapat pag papasok pa sa ganung sistema, sa ganung procession na isipin mo yung pangkatagalan, hindi yung pang dito lang ang bukas mo. Medyo mahirapan. So, prepared, kailangan. Ayan, isa siguro sa pwedeng ipayo natin sa mga nag-aspire or gustong mag-alaga ng poon. Hindi lang pang Holy Week, no? Kasi ano yan eh, continue. Dapat may continuation yun. Kaya, yun din yung isa kong prayers na if ever na after ko, may pumalit. After ng mga tipa ko, yung mga anak-anak, yung mga tinsan-tinsan, pumalit dun sa mga ginagawa ng mga tita ko dati. Ay, dun ngayong present time, na sana, huwag maputol kung ano yung ginagawa nila ngayon, namin, may magtuloy sa generation. Pero, thankful naman. Oo, meron. Meron. Meron ka nakikinig na in the future na yun. Kasi hindi naman tayo habang buhay. Yun lang ay mapagpapatuloy din ng mga future generation. Pangalaga, lalo na yun. Mahirap kasi. Tapos, kailangan siguro din, yung mga followers, yung mga tumutulong sa'yo yearly, alagaan mo din, para hindi sila, kasi hindi mo naman kailangan bayaran ang tumutulong sa'yo. Kailangan i-ano sila. Kung baga kung sa spoil. At saka yung mga yun, kasi may mga sari-sari yung panahin. Actually, yung mga pamangkin ko, minsan nag-uunahan sila, Kuya, ako papagsagot ng ganitong damit. Kuya, kasi they are praying, based on tawana. Tapos sabihin nila, Kuya, nag-grant yung ganito, prayers ko, ganito. Eh, dito na pala na yun. Ako yung pwede, baka ako yung sumagot sa ganito. Kaya, may kahit magbigay, may bumabalik. Yun yung gaya sa akin. Kaya, di ba diabetic ako yun din yung nagdala sa akin dun sa deeper faith na at saka sa devotion, sa image na kung hindi ko napalalim yung devotion ko at saka pananagpalataya. Siguro, medyo mahirap. Hindi biro yung magkaroon ng ganun. Actually, nagkaroon ako 7. Patago pa. 7. Tapos, bata ka pa rin naman. Ayun. Pero, through faith, sa mga images, hindi naman nakakapag-focus. Yung nire-misinterpret ng iba, akala nila dun sa mismong image, hindi. Yung nire-represent ng image itself, na dun ka nag-play. Yan yung pagtatama talaga na kailangan natin. Ipaliwanag din sa mga tao na... Lalo sa mga kabataan. Sa mga kabataan ngayon na hindi natin sinasamba ang mga images. Sumasamba. Yung representation kasi sila, parang sabay na lang natin, nanay mo, pag nakita mo sa picture, or tatay mo, family member, pag nakita mo sa picture, maalala ko sila. Diba? Oo, tama. Yun lang naman. Medyo, ngayon na pandemic. Sana. Pero bumabalik-balik naman. Oo, no? Medyo normal na eh. Medyo normal na eh. Tapos yun, malaking tulong din yung tingin sa bahay. Lalo na kung sa pang-araw-araw. Kasi masarap pagkasal pag pinakikita. Oo. Siguro, Jai, parting message na lang siguro tayo no, bago tayo matapos dito sa ating maikling kwentuhan ngayong hapon. Ay, ano siguro yung masasabi mo or maipapayo sa mga kabataan or bilang ikaw ay isa sa mga youth leaders sa ating parokya or ating simbahan? Yung masasabi mo na payo sa kanila sa pagpapalago ng depresyon or sa pangalaga ng santo, maybe pang mahal na araw or siguro ang masasabi ko lang, do your best. Alibaba kung estudyante ka, mag-aral mabuti. Para kung sakaling gusto mong mag-alaga, makakapagtrabaho ka ng maganda. Para mayroon kang pang-gusto kung may mga pagpagawa. Tapos,
kung hindi man iukol ng gamit no. Na ikaw ay makapag-alaga, pwede ka naman mag-devote ka sa iba, ng, sa ibang imahen na ano, na nandyan, na ano, hindi naman kumuhol, gusto mong mag-devotion, no. Eh, kailangan mong magpagawa ng image. Hindi dun magtatapos. Yung mas palalimin mo yung ano. At sana, yung mga ganitong tradisyon, lalo sa Binangonan, eh, maipagpatuloy ng mga next generation na gaya nating mga kabataan. Kasi, nakakatakot pag yung mamatay, yung isang gawain na pinangangalagaan ng matagal na panahon. So, ayun lang, huwag mawawalan ng pag-asa at pananampalataya. Ang pagiging kamarero, eh, destiny. Oo. Ano yan, nakalaan sa'yo kung ikaw ay magiging kamarero o hindi. Ano yan, binibigay yan ng kusa, hindi yan pinipilit. Kasi pag pinilit mo, hindi yan tatagal. Hindi yan pwede mo, gusto ko lang ganito, gusto ko lang ganyan. Dahil, hindi demand, hindi tatagal. Kasi tignan mo, ako, hindi ko inakala, eh. Nagsimula ako sa maliliit, nagsimula ako sa mga pictures, sa drawings. Oo. Simula ako dang ganyan. Tapos hindi ko inakala na magkakaroon na kami ng pang-Holy Week. At hindi lang pang-Holy Week. Oo. And a lot more. E tapos, ayun. Siguro, keep the faith burning. Oo. Dahil kung yan naman, para sa'yo. Kung baga sabi nga ng matatanda, yung mga imahe pinipili. Not the imahe itself eh. Yung kinakatawan ng imahe. Pinipili mo yung kamarero na yung hindi ng pag-aalam. Kasi din naman sa mga kwento ng langit ang pumipili. Kanina mapupunta. So yun lang. Huwag mawala ng pag-aalam. Maraming salamat, Zay. Thank you sa pagbibigay ng pagkakataon. Of course, para din mapanood at malaman ng ating mga Orsolino yun tungkol sa istorya mo ngayong mahal na araw. So maraming salamat po mga Ursulina sa pagsama sa amin ngayong araw sa Kwentong Ursulina Stories of Faith and Devotion ngayong Kwaresma. Do not forget to like, follow, and share our social media accounts. We have Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, at Spotify at Ursulina Media. Maraming salamat po. Ako po si Rhea Jester at isa pong mapagpalang araw ang sumaating na araw.